guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So in today's video, isishare ko naman sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong dalhin when coming to Saudi Arabia. So if you want to see more, then please keep on watching. So I know this video is long overdue since I have been here for more than 3 years and paalis na rin ako. So naisip ko lang na hindi pa naman ako nakagawa ng video na ganito na ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga items na dinala ko when I first came here in Saudi Arabia. So, gawa na lang din tayo ng video. So, yung bag ko, ipapakita ko lang sa inyo yung itsura ng bag ko. So, it's like this. So, binili ko sa Pilipinas pa yung luggage ko. Hindi pa ako nagpalit. This is the first luggage that I bought when I first came here. It's Voyager. Sa SM ko siya binili. Mura lang siya and it's very sturdy. So, parang naka tatlo na yata akong uwi and it's still good. So, wala pa siyang mga sira, wala pa siyang ano. So, if you want a good luggage, try niyo yung Voyager kasi hindi siya kasing mahal ng mga Delsey, ng mga American Tourister or Samsonite. Pero okay din naman siya. But if you want a luggage that's cheaper than that, meron din naman mga ibang option, but I highly suggest you buy for something that's durable kasi ipagbabatuhan nila yung bag mo sa airport. So, yun na nga. So, simulan natin. By the way, bago tayo magsimula dun sa mga items, gusto ko muna i-share sa inyo kung ano yung, may konting tips lang to for you to know kung ano yung mga dapat nyong dalhin when coming here. So, first tip is you have to know your baggage allowance. So, before coming in, tanongin nyo sa agency nyo kung ano yung airline or if may ticket na kayo, if maibigay man siya beforehand, baka pwede nyong i-check with the airline to see how much is your baggage allowance para ma-maximize nyo yung mga gamit na dadalhin nyo dito kasi may mga contract na 2 years. So, 2 years bago ka makauwi. So, kailangan ma-maximize mo yung mga items na dadalhin mo. Kasi pagdating mo naman dito, hindi naman agad may sweldo ka. There are companies that offers cash advance. Minsan, dinibigay nila yung food allowance in advance. Pero, paano kung hindi, diba? You have to be prepared para makaraos ka hanggang sa pagdating ng sweldo mo. So, know your baggage allowance. In my case, yung first airline ko is Philippine Airlines. So, sa Philippine Airlines, allowed ka ng dalawang 23 kilos na check-in baggage and isang carry-on. So, sa carry-on, hindi naman nila masyado yung tinitimbang for as long as walang masyadong mabigat. And, ano bang mga bawal pa sa carry-on? Basta yung mga items na prohibited. So, check with your airline yung baggage allowance nila and baggage restrictions so that you'll know kung ano yung mga hindi mo dapat dalhin at yung mga dapat mong dalhin. Number 2, so ito na yung do's and don'ts. So, do's and don'ts ng airline and ng bansa na pupuntahan mo. So, sa mga airlines, may mga ipinagbabawal sila sa carry-on, may mga items na kailangan naka-check-in. So, kailangan reviewin nyo din yan, i-check nyo. Iba-iba kasi yan per airline. Pero meron silang standard guidelines. So, yung mga liquids, not more than 100 ml lang ang pwede sa carry-on. Pagka more than that, it's better na i-check in mo kasi aalisin nila yan sa bag mo. And I also have encountered one in Kuwait Airways na hindi pwede ang bar soap sa carry-on mo. So, kailangan naka-check in siya. And also, mga toothpaste, yung mga ganyan, you have to make sure na nasa limit lang yung lalagay mo sa carry-on mo. Pero yung mga items na more than dun sa allowed limit, pwede mo naman yan i-check in. And country guidelines. So, we all know that we are coming to Saudi Arabia and it is a Muslim country. So, bawal magdala ng pork, bawal ang mga religious items, bawal yung mga pornographic stuff. So, if you have anything of some sort, please huwag nyo nang dalhin kasi baka magka-problema sa airport. And sometimes, they do random checks sa mga bag. So, hindi mo alam kung kailan bubuksan yung bag mo. Apart from the x-ray, kasi isa-scan nila sa x-ray yung bag mo, minsan ipapa-open pa nila yung bag mo just to make sure na walang suspicious or anything na prohibited sa bagahe mo. So, kailangan alam mo rin yung mga do's and don'ts ng airline at saka ng bansang pupuntahan mo. And know the weather. So, kailangan alam mo yung weather. So, dito sa Saudi Arabia is mainit,
most of the time mainit, pero there are some parts na nagiging malamig, like I think Riyadh, Taif, yan lumalamig dyan. Pero dito sa Jeddah, mga light jacket feels lang, hindi naman yung sweater and winter sonata feels yung lamig dito. So if you know the weather, alam mo din yung mga gamit na dadalin mo, yung mga damit most especially. So, without further ado, ang dami na nating intro. So, simulan na natin. Ano ba yung mga bagay na kailangan nating dalhin dito sa Saudi Arabia? So, number one, you have to bring your documents. Kahit saan ka naman pumunta, if you're going for migration or if you're going for employment, you have to make sure that you all have the documents with you. Kasi kailangan meron ka niyan if in case na kailangan mo mag-renew ng license or kailangan mong mag-apply. Most especially dito sa Saudi, before hindi pa nagde-data flow sa Philippines, ang data flow mo dito. So you have to make sure that you have all your documents, school records, mga employment records, birth certificate, passport, everything. You have to have it with you para if in case na kailanganin ng employer mo, then you have a way to show it to them. Also, don't forget na magdala ng pictures. Kasi dito, medyo mahirap maghanap ng mga papicturan. Although, meron naman. Pero, hindi kasi katulad sa atin na medyo maayos naman tignan. So, dito most of the time. Tsaka, actually, nagdala ko ng mga pictures. Kahit na mga pangit yung mga pictures na dala ko. Okay lang kasi hindi na ako masistress na maghanap ng papicturan. Yung mga, tawag ba doon? Parang photo studio, they don't speak good English or if they do, hindi nila i-project yung picture mo ng kung paano mo gusto. So, hindi masyado magiging maganda yung outcome. Hihingan ka nila ng picture for your license, for your ID. So, kailangan maganda kasi that's what you'll use for the rest of your stay here in Saudi. So, kailangan may dala kang picture. Number two, so you have to bring clothes. So, yung mga clothes, hindi naman na kailangan magdala ka ng marami. What I brought with me are duty clothes. So, most of the time kasi since we work 6 days in a week, majority of the time ang suot mo ay uniform. So, nakapang duty ka. So, you have to bring duty clothes. Nagdala ako ng mga white na uniform. May dala akong colored na uniform. I also bring with me duty shoes. Kasi diba sa atin sa Philippines, meron silang mga duty shoes na mura lang. Yung mga madaling linisin. You have to also bring your inner garments. Dito, kailangan naka long sleeves ka. So, yon. Nagdala ako ng mga ganon. Long sleeves na white. I also brought inner garments, so yung mga underwear. Kasi although it's available naman dito, makakabili ka naman dito. Pero sa atin kasi, parang minsan mas mura yung mga ganun. So, bili ka na lang din and hindi naman sure na meron kang cash advance or may sweldo na agad. So, dapat may dala ka na lang din para ready ka mag-duty. And mga pangbahay at saka pang-alis, so wag mo nang damihan kasi maraming mga damit dito na sale. So anything that would get you through the month, okay na yon. Siguro okay na yung mga tatlong pairs ng pangbahay or 1 week's worth ng damit kung kasya pa sa luggage mo. Wag mo na masyadong damihan, wag kang magdala masyado ng mga damit na panglamig. Kasi as I mentioned, you have to know the weather. Hindi naman masyadong malamig dito. So, light clothing. And besides, you have to wear abaya. So, magsusuot ka rin naman ng abaya nila. So, huwag ka na lang magdala masyado ng damit. Dito ka na lang bumili. Kasi mura lang din naman yung clothes dito. So, ano pa ba yung kailangan mong dalhin? So, kung may mga preference ka sa damit, yung mga medyas, ganyan. So, dalhin mo na lang din, handkerchiefs, ganyan. So, dala ka ng mga damit. Number three, so, toiletries. So, ito sa kategory na to, we have toiletries, makeup, and skincare. So, kailangan magdala ka rin yan dito. So, let's start with toiletries. So, yung mga toiletries, hindi mo kailangan actually magdala ng sobrang dami. If may mga sabon ka lang na gusto mo or yung hiyang ka, yun yung dalhin mo. But shampoo, mga lotion,
Yan, mura lang din yan dito. Always on sale sa mga groceries. So, magdala ka lang ng enough to get you by for a month. So, yun yung ginawa kong guideline sa mga items na dadalhin ko, yung enough para sa isang buwan. Kasi after 1 month ka pa sa sweldo, so kailangan meron kang gagamitin. So, ano pa ba sa mga toiletries? Basta kung ano yung mga toiletries mo, kung may mga ginagamit ka na hiyang sa'yo, like yung mga whitening soap. Hindi man ako nag-whitening soap, so wala rin akong dala masyado. So, dala ako ng mga shampoo na sachet, mga toothbrush, toothpaste, mga floss, yung mga alam ko nakakailanganin ko. Pero kung nagtitipid ka, like me, dinala ko lahat ng pwede kong dalhin para at least pagdating ko dito, settled na, ayusin ko na lang yung mga gamit ko. Parang hindi ka rin lumayo. Parang dinala mo lang yung closet mo in another room. Kasi kailangan, you have to be at ease. You have to feel at home. Kasi this will be your second home for the following years na magsistay ka dito sa Saudi. Makeups. So, if you are a girl like me, then mahilig tayo mag-makeup. So, bili ka ng mga makeup sa Philippines kasi although it's available here, may mga local brands sa Philippines na mas hiyang tayong gamitin. It's more affordable, katulad ng mga Kilay products, mas mura sa atin. And there are some makeups like Maybelline, mga L'Oreal, mas mura yan sa atin. Although nagsasale sila dito, hindi, mas mura pa rin sa Philippines. So, if Kilay is life for you, make sure na magdala ka ng 1 year's worth na pangkilay, or if you have lipstick or any makeup item na hiyang sa'yo or yun yung sanay ka na gamitin, dalin mo dito. Kasi mamimiss mo yan. So, you have to make sure na may dala ka. Ako, nag-hoarding ako every time na nagbabakasyon ako just to make sure na hindi na ako bibili. Kasi medyo mahal dito eh. Parang pag bumili ka dito ng isa, katumbas na ng dalawa sa atin. So, may mga Kilay products sa atin na mga 80 pesos lang. So, dito, minsan medyo mahal pa. So, kailangan bumili ka na lang din. Dalin mo na lang yung mga makeup mo. And skincare. So dito, may mga skincare din, may mga Korean brands din, pero they're very expensive. So make sure na if hindi nag-ship dito yung product na gusto mo, then dalin mo na lang din sila. Make room sa bag mo for your skincare kasi dito ang weather ay mainit. It's not humid katulad sa atin. So, madadry yung balat mo. Mainit yung tubig. Tapos, highly treated yung water. So, madadry talaga yung skin mo. Especially yung face mo. So, if you have moisturizers or any skincare product na hiyang ka, dalin mo dito. So, number 4. So, stationery. So, ball pens, mga notebooks, kung ano man yan na ginagamit mo sa duty. May it be yung mga liquid corrector, mga highlighters. It's available here, yes. Pero, if yun yung makakapagpadali ng duty mo, then dalin mo. Kasi dito, ang pinakamurang ball pen yata na nabili ko is 1 real. So, that's 13 pesos. Sa atin sa Philippines, may mga ball pen na mga ano, mura lang. And yung maganda yung mga sulat. So, although mabibili mo naman sila dito, magdala ka na lang din. Just in case na kailanganin mo agad and you don't have the access. Kasi dito, hindi naman sa hindi safe. Pero if you're a female, it's highly suggested na lalabas ka ng may kasama ka. What if ikaw lang yung bibili? Diba? Parang medyo scary to go out to the bookstore or to the grocery para bumili. So, if madadala mo naman siya sa luggage mo, dalin mo na lang. Pagkasyay mo na lang sa bag mo. So, anything that's irrelevant, wag mo nang dali. So, yung mga tiny notebooks lang, although meron naman sila dito, yung Arabic kasi, they write from right to left. So, kung tayo left to right yung sulat natin, sila right to left. So, ganun din yung buklat ng notebook nila. So, I find it very weird na ganun binubuklat yung notebook nila kasi hindi ganun yung nakasanayan natin. So, if you are like me na may mga weird aversion sa mga ganun, then bumili ka na lang, dalin mo na lang dito.
So, number 5. So, gadgets. So, if you have gadgets na binili mo sa Philippines, kailangan meron kang adapter. Here in Saudi, they use the 3-pin adapter. So, ganito rin yung ginagamit nila sa UK. Unlike sa atin, 2 pins lang yung mga adapters natin. Kailangan meron ka nito. Or, hindi man na kailangan siya actually dalhin. You can buy it from here. Kasi mura lang naman to. I think, wala pa tong 10 reals. And it's very useful. So, kailangan meron ka nito. And, meron silang mga extension. Na yung dun sa extension cord mo, may 2-pin plug. Tapos yung outcome niya, yung ikakabit mo dun sa main power outlet is tatlohan. Tapos yung dun sa extension is dalawa. So, meron din nun dito. So, bumili ka na lang dito. But if you have this at home, dalin mo. Number 6 is yung mga food items. So, if may mga food items ka na gusto, dalin mo rin dito. But make sure na huwag kang magdadala ng something na may pork. Make sure to check the labels. Kailangan nakalagay halal. Meron siyang halal sign dun sa likod ng mga... Hindi nga ako makakita ako nung dito. Walang nakalagay na halal. But it's a sign na accepted siya dito. So, kailangan yun yung mga food items na dadalhin mo. So, mga pancit canton, mga biscuits na sa atin lang, mga chips. Although, it may take up much of your bag, if feeling mo na makakagaan yun sa kalooban mo sa pagpunta dito sa Saudi, then dalhin mo. Magdala kahit konti lang. Kasi, meron naman dito mga Filipino store. Actually, marami ditong Filipino store. And, mabibili mo siya. But, it's a little more expensive than kung magkano siya sa Philippines. So, if pwede mo siyang dalhin, dalhin mo na. Magdala ka ng 1 year's worth. And, make sure to check the expiry. Hindi siya yung mag-e-expire na agad. So, in my case, nagdadala kami ng mga food items. Pero mostly, ang dinadala namin is mga condiments. Kasi may mga condiments kami na ginagamit namin noon na regular na medyo mahal dito. So, binili na lang din namin sila. So, the first condiment na dala ko is cayenne pepper. So, itong McCormick na cayenne pepper na to. I am not sure if meron silang cayenne pepper dito kasi marami silang mga spices, mga chili powder, mga kung ano-ano. Pero, itong cayenne powder kasi favorite ko siya. So, favorite ko siya gamitin sa chicken, sa kung ano-ano. So, nagdadala ako nito. Nagdala ako ng 3 yata. Hindi ko pa na-open yung 2. So, that's that. And then, may dala rin kami nitong mamasitas na kare-kare mix. Available to dun sa mga Filipino stores. Pero, mas gusto ko na bumibili na lang. Kasi mas mura siya sa atin. Kasi dun siya galing. Ini-import lang siya papunta dito. So, ito din nadala rin namin. Kasi, masarap ang kare-kare. And, hindi naman din kami masyadong marunong magluto. So, if may mix, bibili kami niyang mix. So, another mix is sinigang mix. So, itong sampalok mix. So, bumibili rin kami nito. Nagdadala kami. Marami kami dinadala ganito. So, minsan mga 10 yung dala namin ganito. Just enough to get us through the year. Kasi masarap ang sinigang. Next condiment would be this one. So, mamasita. Hindi ako endorser ng mamasita. Pero, puro mamasita yung binibili namin. So, this is the barbecue marinade. Available din siya dito, pero it's expensive. And hindi lagi meron. So, if makabili ka nito, ito yung liquid form. Meron siyang powder, pero mas bet ko to. Masarap siya gamitin. So, chicken. And lastly, sa mga condiments is Mr. Gulaman. So, meron din dito Mr. Gulaman. Meron ding other gelatin substitutes dito. Pero, ito kasi yung nakasanayan kong gamitin and mura lang to sa atin. I think, mga 1 real lang ata. Eh, dito pag bumili ka yata, I'm not sure if 2 reals or 3 reals ang isa. So, if pwede man siyang maliit lang naman siya, malitis lang, pwede siyang mga filler sa bag mo and magagamit mo siya. Kasi, I love making coffee jelly. So, kaya lagi ako may Mr. Gulaman. And lastly, number 7, yung mga items na feeling mo makakapagpagaan ng kalooban mo. So, if you have
mga attachments to things. Like other people, meron silang yung mga hindi makatulog pag walang kulambo, yung mga kung meron ka mga stuffed toy or anything na feeling mo you can't live without, yon, dalin mo yon. Basta make sure na hindi siya kasama dun sa mga restricted items na dadalin dito. Pwede mo yung dalin. You can bring pictures of your family. Anything you feel na makakapagpagaan ng loob mo. Kasi being away from your family is difficult. Kasi makakaramdam ka ng homesickness. Although you could get to talk to them through messenger from time to time. Syempre, it's still good na may something ka to hold on to na hindi ka masyadong ma-homesick. So, basta kasya dun sa bagahe mo, dalhin mo lang. So, yun lang yung mga items na dinala ko. Actually, I'm speaking for my own experience. Iba-iba tayo ng mga preferences in life, but these are the basics na kailangan mong dalhin dito. Most of the items, available na sila dito. Mabibili mo na sila kasi meron naman dito yung mga ang tawag nila is kamsa-kamsa or everything 5, everything 10. So, meron ka namang mabibili like yung mga baunan, tumblers. So, mabibili mo naman sila dito. But if you already have them and you still have room for your, you still have room in your luggage, then it's better na dalhin mo na lang kasi bawas na yan sa mga expenses mo. So, yun lang yung video ko for today. Sana may natutunan kayo. And please like this video if you like videos like this. Comment down below kung ano din ba yung mga items na dinala nyo dito sa Saudi. Please subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you on my next video. Bye!